Asan yung mga requirements mo? Yan, nandyan na lahat. Driver's license, ang laki ng kanyang driver's license. Saskatchewan driver's license, guys. So, yan. At ito yung kanyang driver's abstract. Yan. Nakasad dito yung mga... siya nga pala, mga kaibigan, no? May imimit po tayo ngayon. Approaching destination in 600 feet. Ilagay ko muna sarili ko sa on duty border crossing dito. Meron tayong imimit ngayon, mga kaibigan, dito sa Regina. Taga Regina siya at nag-a-apply siya sa atin bilang driver. Nangangailangan kasi ako, mga kaibigan, ng ka-team, kaya nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan at dito nga sa pagbablog nga natin, na-meet niya ako sa pagbablog. I-message niya ako mga 1 month before pa. Ang sabi niya sa akin, kung meron daw akong alam na maaring pasukan na trabaho dito sa Winnipeg. Sabi ko naman, meron, sabi ko. That time kasi noon, hindi pa ako naghahanap ng employer. At ibinigay ko yung employer ko, which is alam nyo naman, ang Turk Enterprise, yung aking employer. At sinabi ko sa kanya na ito, tawagan mo ang employer na to at ikaw ang makapag-negotiate sa kanila. Kasi alam nyo naman, yung mga bagay na yon is from applicant to hiring manager na yung dapat mag-usap doon. Kaya nung ibinigay ko sa kanya, ang sabi daw ng Turk Enterprise, komo siya ay taga Saskatchewan. Malayo kasi yun, mga kaibigan, eh. From Saskatchewan to Manitoba is 653 kilometers, sabihin na lang natin 6 to 7 hours driving. Ang gusto ng Turk Enterprise is mag-relocate siya. Which is hindi rin pa rin naman siya makapag-decide sa ganong proseso, kaya hindi siya tumuloy. Yun. And then nung yung time na dumating na naghanap ako ng employer, kasi balak nga namin ni Cordapia na si Cordapia is yung ating truck ko na lumipat ng employer kasi naghahanap ako ng home time. At sinubukan ko siyang kontakin at sinabi ko kung gusto niya magpag-team sa akin, i-hire ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya naman nag-usap kami, conversation, text, chat at saka phone call. Yun, sinabi ko sa kanya yung mga procedure at kung anong requirements ang ihanda niya upang sa ganon is may forward dun sa company, dun sa employer na papasukan namin. Bali, kung may awas si Lord, mga kaibigan, no, na matanggap kami, bali magte-team kami dito sa truck kong to, kasi merong regular run yung company na pinapasukan, yung papasukan ko, which is from Canada, from Canada sa Manitoba going to
Vancouver, which is madadaanan mo yung Saskatchewan, yan lagi ang tatakbuhin namin kung matuloy-tuloy ito. In God faith is ang mangyayari, maaari ko siyang maging ka-team, pipikapin ko na lang siya or idadrop ko. Pero hindi pa rin ako yung makakapag-decide, which is ako, ma-hire ko siya kasi wala nang problema sa kanya kasi meron na siyang experience sa pagiging truck driver, long haul truck driver na siya, marami na rin siyang experience, more than 1 year na rin siyang nagda-drive. Ngayon, ang pinaka-last sa touch or last decision is yung employer pa rin na papasukan namin kung i-hire kaming dalawa. Ayan naman guys, abang-abangan nyo lang yun kasi pagtawid ko dito sa border na to at magmi-meet kami sa Regina, which is dadaanan ko kasi taga Regina lang siya, and then at pagkatapos nun is malalaman natin ang procedure ng pag-apply at kung ano yung mga requirements na dapat na i-provide niya at i-provide ko na isa-submit doon sa employer na aming papasukan. Antay lang natin ito kasi napakahaba naman ang pila, mukhang busy ngayon dito sa Couch Alberta. Yan. Ayan mga kaibigan, pagkatapos nitong dalawang ito, tayo naman. Ang taas nung oversized load na yun, oh. Parang muntik na niya yatang maabot yung ano dun, ah. Pinaka bubong nung ano yung boot. Handa lang natin itong mas. Mamas lang tayo. Tapos ito, Ace Manifest. Yan guys, Ace Manifest natin. Yan. At saka itong ating Canadian passport. Yan, mga kaibigan, iipit ko lang dito, no? Ipit lang natin. Tapos iabot lang natin sa boat. Pag nakarating tayo doon, may ganyang nakahandang ganyan para hindi na tayo nangangalkal. Alright mga kaibigan, tayo naman. Abot tayo ng more than 20 minutes, ah. Hello, ma'am. Just okay. You? Yes, I'm alone, ma'am. Okay, where do you live? Winnipeg, Manitoba. Okay, you can put your mask back on, I can hear you. Yeah. Fine. How long have you been gone? Since the 3rd, ma'am. Do you make any purchases? No. Any alcohol or tobacco on board? No, ma'am, I don't have. Cannabis? No, ma'am. Firearms, weapons? No, ma'am, I don't have those. Do you have a cough, trouble breathing, or fever? No. What's so far, I'm good. What's your load? My load is assorted, ma'am. Canned goods and wrap. Tortillas? Yeah. Where are you dropping off? Delivering in Cisco, Regina and Cisco, Winnipeg. Okay, where did you pick up? I pick up in in Rancho Cucamonga, Manteca, and Hollister, California. Okay, cool. There you go. Thank you. It's windy. Yeah, thank you. Alcohol muna bagong lahat, guys. As
kasi hindi mo alam kung sino-sinong hinahawakan ni Madam na mga papeles. Kailangan din natin mag-alcohol sa ating sarili. Finally, nakatawid na tayo mga kaibigan dito sa border. Nabot din tayo ng kulang-kulang 30 minutes sa pag-aantay sa pila pa lang doon. Napakahaba ng pila. Okay, so mag-exit. Master Trinidad, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Yes, ano muna natin to. I-acknowledge muna natin ito. Okay. You have 6 hours and 6 minutes of remaining drive time. Yes. Come on. Alright guys, sa official eh, nasa Canada na naman tayo. Kita nyo, may tatak na yung mga kaibigan na ayun o, tinatakan na nila. Ayan, guys, may tatak na nakapasok na naman tayo ng maayos dito sa Canada. Diyan ka lang muna, ayusin na lang kita mamaya. We have 8 hours and 5 minutes of remaining drive time. Meron pa tayong 8 hours driving. Meron tayong 7 hours mula dito hanggang doon sa ating delivery location. Continue on this road for 36 kilometers. Play station ahead. Stop here. Proceed when skill deck is clear, sabi niya. Pang lang tayo. Kaibigan, andito na tayo sa Regina. Mga ilang kilometro na lang nandun na tayo sa Cisco, Regina. Inabot tayo ng ulan. Kita nyo naman, umulan sa harapan. Madilim. But anyways, malapit-lapit na tayo. Sana makarating doon yung ating aplikante para ma-meet na rin natin at makuha natin yung mga papeles, mga requirements. Nahulan. Kahit pa paano, masarap matulog nito. Hindi ko kailangan mag-idle. Tayo lang yung ating truck. Ayan guys, malapit na tayo. Isang kanto na lang ito. Doon na tayo sa deliveryan natin. Approaching destination. 500 meter. Ayan guys, nakita nyo Cisco. Dito tayo sa Regina, Cisco Regina. Bukas pa yung ating delivery. So magpapark lang muna tayo dito sa gilid dito. Hanap tayo ng maaari mapagparkan. Dito, maluwag naman dito, pag-tiring. Ito muna tayo. Alright.
Lagay ko sarili ko sa sleeper na, chains, on duty muna, tapos post trip. Babahin ko lang doon guys, tignan ko lang kung may space pa na pwede kong mayatras. May katoy! Hey! Hey! Magtan! Malika! Ni! Salamat ha! Dapat eh! Intubo mo muna ako ha! Ni! Nakatakamirak! Nakalukawan! Pero Kel! Kumusta ka ay? Okay lang Kel! Kumusta biyahe? Okay lang! Medyo... Tutudo! Nagtudo nga rod ka ko ha! Dati yung matati! Kasi lang ko ha! Nagpintas ka sa balay! Talaga nga! Baby ah! Baby! When? mga kaibigan, nandito tayo ngayon kasama natin si Jay. Kababayan natin, Pilipino, Ilocano. Kababayan ko yan, nag-Ilocano lang kami ng konti. Pero magta-Tagalog din naman kami. Kasi alam ko yung mga viewers natin is mga Tagalog at saka mga Pilipino. Yan. Kumusta? Kumusta si papang mo? Papa ko, okay lang. Tulog na sila. Tulog na sila, 11 na eh. Bali, actually mga kaibigan, si... Patayin ko na muna itong ating truck. Kasi na palamig naman na. Si... Si Jay, ang kwento kasi niyan, hindi pa ako umaalis sa Torque. Nagtatanong na siya kung paano nga makapagtrabaho. Kasi bali, ano ba kayo? Contractual lang kayo? Oo, contractual lang kami. Contractual lang kayo. At pagkatapos nun, binigay ko siya actually yung company ko sa kanya, yung present company ko, which is yung Torque. Ano bang sabi sa inyo? Nag-inquire ka doon? Oo, nag-inquire ako doon. Sabi nila ganun na hindi nila daw ako mabibigyan ng truck dito sa Regina. Oo, kasi taga Regina siya mga kaibigan. Kaya nung nagbalak akong lumipat ng company, which is meron nga akong nakitang company, ako naman, okay naman yung aking trabaho sa Torque, wala namang problema. Pero ang hinahanap ko is yung home time. Alam nyo naman mga kaibigan, pagka tayo ay pamilyado, hinahanap natin is home time. Kaya naman, nung nagkaroon sila ng bakante, at nung nag-apply ako, meron silang rutang Manitoba to Vancouver, tamang-tamang inuntak ko si Jay. Yun nga yung proseso, maaring madaanan ko siya dito sa Regina, and then pagbalik, pag magre-reset na kami, pwede ko rin siya ulit i-trap. Saan yung mga requirements mo? Nandito lahat. Yan, nandyan na lahat. Yan. Basically, nandyan na lahat. Oh, basically mga kaibigan, gusto ko rin i-share sa inyo, no? Hindi ko na ipapakita sa inyo yung isa-isang ano kasi mga confidentiality ito. Basically ito lang naman yung ano, ang requirements dito. Kung nakita nyo yung Regina Police Service yan, makikita nyo naman siguro yan. Yan yung isang requirements, police clearance ni Jay. Lagay ko lang dito yan. Humingi ako ng kopya kasi gusto ko rin magkaroon ng kopya, at pagkatapos nito ipapasa ko rin doon sa employer na applyan namin. At saka ang kanyang resume. Yon, kailangan din to, resume. At saka yung kanyang ito, Canadian passport, ang kanyang passport, driver's license, ang laki ng kanyang driver's license, Saskatchewan driver's license guys, so yan. Hindi ko na ipopokus kasi may mga number dyan, kailangan din natin protektahan. At ito yung kanyang driver's abstract, yon. Nakasaad dito yung driver's abstract yung mga port mo, yung trouble mo, yung mga pagkakamali, yung aksidente, kung sino yung port, ikaw o yung nakabangga, andyan naka-state lahat dyan. Titignan ko na lang ito mamaya doon sa bahay, pagka ano. And then lastly but not the least, ito yung dokumento, itong kanidyang passport niya, hindi ko na siya papukot kasi may mga number dyan mga kaibigan. Ito basically yan yung mga kailangan kung gusto mong mag-apply ng trabaho. At pagkatapos nyan, pag naisubmit mo yung mga papel na yan, mag-aantay kami ni Jay ng tawag, yung tawag. At the same time
kapag na-process na nung employer yung mga papeles namin, and then tatawagan kami for drug test. Pagkatapos mag-drug test, i-schedule na yung ano, yung alag nito, yung orientation. So basically si Jay is taga Regina. Ang mangyayari kay Jay, kung sakaling matanggap kami sa trabaho namin, ang gagawin, kukontakin ko na lamang siya, at pagkatapos nun sasabihan kong mag-travel na mula dito sa Regina hanggang doon sa Manitoba. Kasi yung orientation, mga kaibigan, kasi is kailangan personal kang pumunta doon para sa ganun. Eh siyempre yung employer, kakausapin ka, may mga rules and regulation regarding sa commercial truck driving, yung alam nyo na, yung sa computer, mga ganun. Yun yung mga dapat naming ano, at saka magro-road test din. May employment road test. Ito basic na lang yung employment road test. Wala na yung mga katulad sa mga kukuha ng lisensya, talagang na dinumero, di ba? Lagay nga talaga na rigat kay Jay. So nga, kaya yun, mga kaibigan, si Jay naman is 1 year na ring mahigit na nagda-drive. Meron na rin kaming pag-uusap sa telepono, madalas kami nagtatawagan at nag-uusap, at kaya medyo marami na rin kaming mga bagay-bagay na alam sa isa't isa. Ayan. Para sa akin, itong ating aplikante is hire na kay Lakay Transport. Pero siyempre, ang huling magiging decision nito is yung employer na applyan namin. Although sa akin yung truck, magiging teammate kami, pero siyempre yung employer na applyan namin kung saan hihila kami ng load, sila pa rin yung pinakahuling magde-decide. Ayan, mga antay-antayin lang natin, no? Mga ano, siguro kukontakin tayo, okay. Tapos yun, kung anong advice nila, sundin lang natin. Ayan, mga kaibigan, maraming salamat sa panonood nyo. At least andito si Jay, ang pangalan niya, hindi ko nasasabi yung apelyido kasi baka mamaya maraming manligaw sa kanya. Ay, nako. No? Alam ko, ano, binata ka pa, no? Binata. Pero guys, kung lagi kayo naka-stay tuned dun sa itong vlog ko, malamang makikilala nyo siya, kasi magiging team kami kung may awa si Lord na matatanggap kami sa plan namin. Eh di, makikita nyo rin talaga siya, kasi susubaybayan ko rin pa rin naman siya, eh. Ayan, at ano, Jay, anong oras bang pasok mo bukas? Meron pa pala siyang pasok bukas. Madaling araw. Eh di, at least kahit pa paano naman, natulog muna ako. Nakatulog ka. O kasi hinintay ko si ganun si Kuya. Oo. Andun pa ako sa anina, yung nag-uusap ko kami. Andun pa ako sa Montana pa ako noon nung nag-uusap kami. Kaya malayo pa, inabot nga ng ano, yung pag-aantay niya, pasensya na. No, okay. Pero at least kahit paano, meron na rin tayong papeles para i-submit doon sa employer. Guys, tulungan niyo kami magdasal na sana dire-diretso na to upang matanggap kami ni Jay doon. Ayun. Kaya naman, maraming salamat, mga kaibigan. Ito, pahapyaw lang na video vlog namin ni Jay. Pero mga the following na mga video vlog, malamang magiging kasama na natin si Jay, lalo na pagka magka-team kami. Kaya stay chill lang kayo. Hanggang sa muli! Lakay Pinoy Trucker.